Nakakaawa po yung mga guro natin na mga nagtuturo sa ating mga anak, mga kababayan. Kaya minsan pa po ay pahalagahan po natin sila, mga kapatid. Maidagdag ko lang din po, mga kababayan ko, dito sa aking sasabihin, dahil ako po yung mananawagan din kay Vice President Sara Duterte na meron po atang kanino po bang baluktot na ideya po ito. Kanino po bang baluktot na pananaw po itong nakita ko at talagang nakakadurog po ng puso. Kaya yung meron po kong isang nasabi nga sa inyo, mga kababayan ko, meron po kong isang nakitang video, mga kapatid, na awang-awa po ako dun sa bata at hindi ko po napigilan yung aking pagluha nung nakita ko po ito. Naway sana ay makarating po ito sa Vice President natin, mga kapatid. Ayoko man pong sabihin na ano, pero gusto ko po malaman ninyo eh. Mga kapatid eh, to be honest, nadurog po ako dito sa bata na to. Sobrang awang-awa po ako. What if po kung sa akin, sa anak ko nangyari to? Ay siguro, hindi tayo magkakasundo-sundo dito, mga kapatid. Ipapanood po ako sa inyo, mga kababayan ko. Ito po, sana makarating po ito kay Vice. Sana makarating po ito kay Vice President VP Inday Sara Duterte. Kung ang presidente nga po natin ay mahal na mahal ang mga bata at kinagigiliwan ng ating Pangulo, ang mga estudyante, ika nga nila, ito po mga kababayan, no? Ito ko sa inyo. Ayan, ito papanood ko po sa inyo ha. Naway inyo po itong makita, ha? At magbigay ilaw. Okay? Mga kapatid, ito lang naman po. Ito po papanood ko po sa inyo ha. Gusto ko po panoorin niyo yan, mga kababayan. Alam niyo po, habang pinanonood ko to, awang-awa po ako dun sa bata. Gusto ko po makita ninyo, mga kapatid. Gusto ko po makita ninyo. Habang yung ibang bata po, mga kababayan, nagbubukas ng regalo. Ha? Nagbubukas ng regalo. Habang nakita ko po to, hindi po ako napigilang umiyak. Kasi mga kababayan, first time kong nakakita ng ganito, nadurog ako. I am calling the attention of the Vice President. Nakita niyo po yung bata? Nakita niyo yung bata? Mga kababayan? Kita ninyo? Ito yung bata na yan. Habang yung katabing bata, mga kababayan ko, nagbubukas ng regalo. Mga kapatid, nagbubukas ng regalo. Habang siya, wala siyang pinubuksan ng regalo. Diba? Wala. Mga kababayan. Can you imagine? Lahat ng bata masaya. Lahat ng bata nag-e-enjoy. Habang siya doon, mga kababayan, nagmumukmuk, wala siyang regalo. Ang tatag ng bata na to. Nakita nyo, lahat ng bata may regalo. Lahat nagpapalakpakan. Lahat.
nagsasaya? Nakikita nyo? Lahat nakikita nyo nagsasaya, nagdidiwang kasi sobrang tuwa sila. Meron silang regalo from sa nanay nila. Lahat nakikita nyo mga kababayan ko. Ang mga lahat nagsasaya doon sa eskwelahan na yun. May isang bata na nag-umiiyak na nagdudusa. Lahat natutuwa, ang lalaki ng regalo, ang lalaki na natanggap nila galing sa mga parents nila. Di ba? May isang bata doon, na yung bata na to, mga kababayan ko, hindi yan ha, yung isa nakaupo, mga kababayan ko, walang pambukas ng regalo. Tapos sabi nung teacher, punta kayo kay mama. Sabi nung teacher, punta kayo kay mama. Diba? Alam mo yung ayoko mang sitahin, pero ang worst ng pamamalakad ngayon sa DepEd. Sa totoo lang, hindi po ako natutuwa. Naaawa po ako dun sa bata, mga kababayan. Imagine ninyo, nasa public school tayo, mga kapatid, nasa public school tayo, which is sa mga anak natin, ibig sabihin nito, hindi natin kaya magpaaral sa pribado. Pero yung puta ragis na ideya na to, na ginagawa ng DepEd ngayon, nakakalungkot, nakakadurog ng puso. Kailangan ba ang magulang ang magregalo para sa bata? Of course, magpapabunggahan niyang mga yan. Of course, magpapagalingan niyang mga yan at magpapa-impress niyang mga yan. Yung ideya niyong ganyan, hindi niyo alam, maraming batang nasaktan. And now, physically, psychologically, tatatak sa batang to yan. I can't imagine na may mga ganyan tao tayo sa gobyerno. Kung si Pangulong Bongbong Marcos nga eh. Mahal na mahal yung mga bata eh. Diba? Kung ang presidente nga natin eh, nabibigyan niya ng ano eh, nabibigyan niya ng halaga. Yung mga bata nasa ampunan, ito pa kayang may magulang. Oo, aminin natin, hikahos sila sa pera, hindi nila magawa. Pero my God, paano man lang wala ba tayong consideration sa DepEd natin, sa Department of Education, bakit nila hinahayaan yung walang equality ang mga bata? At hindi po testo dapat, hindi po pwede sabihin na tinetesting lang, hindi po sagot yun. Ang tinatanong po natin dito, ha? Ang tinatanong po natin dito mga kababayan ko, bakit hinahayaan ng DepEd to? I'm sorry, natatalo ako ng emosyon ko. May handa ako eh. Kahit sino magulang eh. Whatsoever, I don't know the reason kung bakit anong story anong bata na yan. Pero hinayaan ng guro, hinayaan ng public school yan na mangyari. Masakit po para sa akin yan. Hindi ko man po anak yung bata na yan, pero nakikita ko po yung ano eh. Alam mo yun, ang sakit. Yung lahat sila nagbubukas na regalo tapos ikaw pinapatay ka nila sa inggit. Ang sakit nun. Totoo lang. Ang sakit nun. Hindi ko talaga ano. Pero napakatatag nitong bata na to. Napakatatag nito. Diba? Tinatanong nung teacher, saan galing yung regalo nyo sa nanay?
Apo, sasabihin ng teacher, mag-kiss kay mama. Adun yung bata, nakaupo, di ba? Sama ng loob ko dito, sa totoo lang. Sa totoo lang, sama ng loob ko dito. Bakit bakit ganyan yung ideya ng DepEd ngayon? Bakit ganyan ang nangyayari sa DepEd natin? Sana hindi ganito. Ako, napakapalabang kong tao. Pero durug ako pag may batang ganito. Sa totoo lang, durug ako pag nakakakita ako ng mga batang ganito. I hope Vice President, I hope na nakikita niya yung mga ganitong nangyayari sa bansa natin. May anak din ako eh. Tatay ako. Sila ang kawawa dito, hindi tayo. Sa Japan nga eh, may equality. Pare-parehas ng short, pare-parehas ng damit, pare-parehas ng bag. Pero sa Pilipinas, wala ko nakikita ang equality. Totoo lang. Talo ako pag tumululuha ako. Yan, pinipigay lang ko. I'm sorry, but yan yung nakikita ko. Pasensya na kayo kung kinakalampag ko yung opisina ni Vice President and DepEd Secretary. Sana po nakikita nyo yan. Sana po naralaman nyo yan. Hindi po pwede testing next year ulit ganito, babaguhin. Physical, psychological, dadalin po ng bata yan. Mga kababayan ko, nalulungkot po ako. Kasi ganun ang nangyayari. Sana po nakikita ng Vice Presidente natin yung mga ganyan po. And here is my reason kung bakit kinakatok ko sila. Yan yung reason ko. Nasasaktan po ako. Kahit sino pong magulang dito, makita yung ganun, masasaktan po, mga kababayan. Kasi based po doon sa tinanungan ko, yan yung mga option ng DepEd na pwedeng gawin.